Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo para makinig, manood, at matuto? Nandito na muli ang DepEd Teleclasses sa Pilipino upang magbigay ng panibagong aral at kaalaman kasama ko. Ako si Teacher Rick na makakasama nyo sa oras na ito. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang pang-abay at mga uri nito. Lilinangin natin ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto. Nagagamit ng wasto ang pang-abay sa paglalarawan ng kilos. Pang-abay ka ba? Kasi alam mo kung paano, kailan, at saan nangyari ang lahat. Ngayon mga bata, pagmasdan natin ang ating paligid. Anong napansin ninyo? Ano kaya ang ginagawa nila? Saan kaya sila pupunta? Paano kaya nila ginagawa iyon? Nasiyahan ba kayo sa ating mga nakita? Ako rin, nasiyahan! Ating alamin, ano kaya ang kinalaman ng inyong nakita sa ating aralin ngayon? Sa mga nakita nating mga pangyayari sa paligid, saan kaya pupunta ang lalaki? Tama! Ang lalaki ay pupunta sa kanyang trabaho sa pabrika. Anong araw kaya pumupunta ang pamilya sa simbahan? Magaling! Ang pamilya ay pumupunta sa simbahan tuwing araw ng Linggo. Paano umaandar ang sasakyan? Mahusay! Mabilis na umaandar ang sasakyan. Ang mga sagot na Linggo, sa pabrika, at mabilis ay mga halimbawa ng salitang pang-abay. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, o kapwa pang-abay. Mayroon tayong tatlong uri ng pang-abay. Ang una ay pang-abay na panlunan. Ito ay sumasagot sa tanong na saan naganap, nagaganap, at magaganap ang pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, una, si Donna ay nagbabasa sa silid aklatan. Ikalawa, nakatira sa gubat ang mababangis na hayop. Ang ikalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan naganap, nagaganap, at magaganap ang pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, naguhulog siya ng pera taon-taon. Si ate ay darating sa Biyernes. At ang ikatlo ay pang-abay na pamaraan. Ito ay sumasagot sa tanong na paano naganap, nagaganap, at magaganap ang pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, matiyaga niyang binabasa ang kanyang aklat. Mabilis na tumatakbo ang bata. Ayan mga bata! Alam na natin kung ano ang pang-abay at mga uri nito. Ngayon, subukan naman nating sagutan ang mga sumusunod na pangungusap. Ang inyong gagawin ay punan ang patlang ng angkop na pang-abay. Una, puwang ay namasyal kami sa Calapan Park. A. Bukas. B. Kahapon. C. Mamaya. Tama! Kahapon ang tamang sagot. Ikalawa, puwang ay naghanda na kami ng aming mga gamit at baon. A. Maaga pa. B. Gabi na. C. Hapon na. Mahusay! Ang tamang sagot ay maaga pa. Ikatlo, pumapasok ako puwang mula Lunes hanggang Biyernes upang mag-aral. A. Sa paggamutan. B. Sa paaralan. C.
sa simbahan. Magaling! Sa paaralan, ang tamang sagot. Ika-apat. Tuwing Sabado, sumasama si Shaina sa kanyang nanay, Huwang, upang mamili ng gulay, isda at prutas. A. Sa parke. B. Sa palengke. C. Sa center. Mahusay! Ang tamang sagot ay sa palengke. Ikalima. Maraming tao ang pumupunta Huwang upang manood ng pelikula. A. Sa mga sinihan. B. Sa mga paaralan. C. Sa mga kainan. Tama! Sa mga sinihan ang tamang sagot. Naunawaan ba ninyo mga bata ang mga uri ng pang-abay? Magaling! Upang subukin ang inyong natutuhan sa ating aralin, halina't sagutin natin ang mga tanong. Tara! Samahan niyo ako! Una, kailan ang iyong kaarawan? Ang aking kaarawan ay sa 18 ng Pebrero, 1981. Ang 18 ng Pebrero, 1981 ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon. Ikalawa, saan mo ipagdiriwang ang iyong kaarawan? Ipagdiriwang ko ang aking kaarawan sa aming tahanan. Ang sa aming tahanan ay halimbawa ng pang-abay na panlunan. Ikatlo, paano mo ito ipagdiriwang? Halimbawa, ipinagdiriwang ko ito kasama ang aking pamilya. Ito ay pang-abay na pamaraan. Tumpak! Napakahusay nyo mga bata! Piliin ang wastong pang-abay na ginamit sa pangungusap. Una, si Aling Maria ay nagluto ng masarap na almusal kanina. Tama! Ang pang-abay na ginamit ay kanina. Ikalawa, mataimtim na nagdasal si Eva. Magaling! Ang pang-abay na ginamit ay mataimtim. Ikatlo, mahinahon siyang nagsalita. Mahusay! Ang pang-abay na ginamit ay mahinahon. Ikaapat, masiglang sinalubong si Mang Pedro ng kanyang anak. Magaling! Ang pang-abay na ginamit ay masiglang sinalubong. Ikalima, pupunta kami ni Nanay sa palengke. Tama! Ang pang-abay na ginamit ay palengke. Magaling! Binabati ko kayo sapagkat matagumpay ninyong naisagawa ang mga gawain sa ating teleklase sa Pilipino. Lagi nating tandaan na ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, panguri o kapwa pang-abay. At may tatlong uri nito, panlunan, pamanahon, at pamaraan. Para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng 5 pangungusap na ginagamitan ng pang-abay na panlunan, pamaraan, at pamanahon. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Nawa ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Magkita-kita muli tayo sa susunod na aralin na kung saan mas lalawak ang inyong kaalaman. Hanggang sa muli! Paalam!